Bali, ito nga. Ayan, baba natin yung camera para mas maganda natin. Actually, ganito lang ginagawa ng ibang mechanics. Mga mekanikong magagaling. Although, hindi ako magaling na mekaniko. Hindi ko naman sinasabi magaling ako. Natutuklasan ko lang din sa kanila. Natututunan rin ba? May nabaliktad nila yan. Yan. Tsaka yan, chine-check. Sa isang check. Yan. Mas may bulat-lat dyan. So, sa nakikita ko, meron na rin kasi siyang mga cracks sa pinaka-belt. Yan, katulad nito. Yan. Meron na siyang ganito. Yan. So, ito, konti na lang itatagal ang buhay na ito, malamang. Mga siguro, may magagamit upa. Pero ito, tulad, yan, katulad yan. Yan, meron na siyang crack mismo sa pinaka, ano niya, yan. Tingin ko, hindi na pwede sa long ride to. Dito na lang, pwede. Magagamit upa ng mga, siguro mga ilang kilometro pa. Pero pag once binir mo, nagkamali ka, putol to, kakayad to. Tingin ko lang, ah. Kasi yun rin yung nakikita ko sa ibang nag-check ng mga belts. Yan. So, ito isa. Di isa na. Okay. So, yun. Sa belt na to, isa. Makakaisa na tayo. So, meaning, konti na lang itatagal ng belt na to. Pero, 2 years. Almost 2 years. Maganda na lang siyang gamitin. Lagpas pa siguro to. Malam, magagamit ko pa ng lagpas to. Kasi malapit lang naman ang pinagtatrabaho natin. So, magagamit ko pa ng ilang kilometro to. Good thing. So, may gigigyan niya. Yan yung luma ko. Ito yung bago. Yan. Ito ngayon, may bago. Palagi yung may reserva, syempre. Bundle belt din to. Nga lang, ang sukat niya is 819 by 19 by 30. So, mas ano ng konti ito. Mas mahaba ng konti ito. Si 28 itong isa, itong isa 19. Mas mahaba to. Konti lang haba. At least 2. Dalawa lang ang ano niya. Ang lamang niya sa, ano, kasi 28 itong isa. 30 naman itong isa. Yan. Ayan. Diba? May konting lamang. Ang downside, syempre, wala na tayo sa stock. Ang good side naman nito, hindi ganung sa akin lang, sa part ko, sa base na rin sa, ano, syempre, iba-ibang scooter din yung mga pinapanood ko. 2-stroke, 4-strokes, mga matataas sa CCs, ganun. Ang kinagandaan rin pala nung medyo maluwag ang belt, hindi basa-basa na nagiinit yung belt. Yun ang sabi nila. Hindi basa-basa nag-iinit yung belt. Tapos pagdating sa acceleration, once ibinirit mo, talagang accelerate to. Kumbaga aggressive. Depende rin pala sa paggamit ng belt. Depende rin pala sa haba ng belt. Yun. Pero dapat uugma dun sa mismo scooter mo. So, ito. Pang ano to? Pang joyride to. Joyride 150. Yung sukat nito. Pero gagamitin ko pa rin to. Gagamitin ko pa rin yung lumang belt. Siguro mga isang buwan tsaka ako siya papalitan. Hindi ko muna pipiliting ibirit. Siyempre, titignan mo muna. Tapos, ngayon, so, since may reserva ako, ibabaon ko na yung mga tools ko kung sakali maputulan. Wala akong problema. So, ayan, maglilinis tayo ngayon ng torque drive tsaka yun, yung ating pulley. Ay, drive face tsaka pulley. So, maglilinis tayo niyan. Sa part naman ng ating salpakan ng CVT. Yan po siya. Yan. Medyo may kadumihan na rin. Tingnan natin. Yan. Medyo may kadumihan na rin. Awa ng Diyos, walang leaks. Di ko kong kinakalkal kasi. Hindi katulad nung Dio, panaykalkal nung Dio eh. Yan po siya. Ayan. So, ang panlinis ko lang dito, hindi naman sa pagano, syempre, nata sa budget meal, kerosene lang. Kerosene lang pinalilinis ko dyan. Kerosene, tapos, tsaka sasabunan. Yun lang. Kerosene, sabon.
So, yun yung si Dio. Ayan. Pasensya na, madumi yung bahay. Nasiraan ko. So, binigyan tayo ng Diyos ng tatlong motor. Kumbaga sa ano, binigyan tayo ng mga blessings kahit pa paano. Pinapangarap ko kasi magkamuro ng maraming motor. Binigyan ako. Sana sa susunod, yung hiniling ko naman, bigyan rin ako ulit. Pero good thing, pasalamat pa rin ako kay God. Binigyan tayo. Kaya, mamaya na lang ulit.